natin yung card Hong Kong noong 2010, ano? So, ikatlong taon na siya ngayon at nagtapos na yung aking term bilang founder at saka chair ng Board of Trustees. Ang pinaka mahalagang achievement namin ay nakapagtapos tayo ng mahigit 600 na OFW sa ating financial literacy workshop at nakapag-produce tayo ng 12 trainers mula sa hanay ng mga OFW. Nilunsad din namin ang bagong programa na livelihood seminar para dun sa mga nagtapos at nainganyo na mag-iimpok na para sa pagninegosyo at handa na magnegosyo. So ito siguro yung tatlong pinakamahalagang bagay na na-accomplish natin. Kasi yung problema sa financial literacy program sa Hong Kong, it's been going on for a long, long time as we know. Ang problema, wala pong parang catchment system sa Pilipinas. Tinuturoan po natin yung ating mga kababayan on tungkol sa financial literacy, yung interest rate, yung utang, mga savings, ganyan, budgeting. Pero pagdating nila sa Pilipinas, wala pong sumasalo sa kanila. Yung amin pong plano and yung partnership namin sa card MRI, andun po sila, meron na pong infrastructure yung card MRI or kahit anong banko na pwede pong sumalo sa ating mga kababayan na graduates na financial literacy. So, pag umuwi po sila, yun po yung maghihintay sa kanila doon. Meron na po silang savings sa banko, meron na po silang mga business plans na ginawa sa Hong Kong. Wala pa akong alam na programa ng sino mang institusyon na nagbibigay ng financial literacy na may systematic na follow-up sa mga pamilya. At nagagawa ito ng card dahil sa bago pa man niya tinayo ang kanyang programa dito sa Hong Kong para sa mga OFW, malawak na yung sakop niya sa Pilipinas. Kakaunti na lang ang mga municipality na wala pang presence ang card. So, kaya masinop sa 600 na OFW na nakapag-graduate, almost 400 na ng mga pamilya ang naabot. Alam niyo naman, siguro by now, na ang card ay isa sa mga respetadong institusyon sa Pilipinas. Ramon Magsaysay Awardee, top-notcher sa standard ng Central Bank. So, nakasandal sila sa pader, kumbaga, kung sila ay makapasok sa network ng card. Well, unang-una po, meron po kaming Facebook. So, kung meron po kayong time, na alam ko po, karamihan sa ating sa mga kababayan natin sa Hong Kong, may nasa social media na, hanapin nyo lang po sa Facebook yung Card OFW Hong Kong. Ano po yung mga detalye kung paano po kayo mag-apply sa aming mga financial literacy programs. And meron na po kami mga trainers. Ito po yung aming mga graduates before who are also OFWs na nakaranas na po ng buong training course talaga na ginagamit sa Pilipinas. I'm sure po meron po kayo kilala sa community ng mga trainers po namin. Lapitan po ninyo and then kausapin ko paano po kayo mag-outreach sa amin. So again po, punta po kayo sa Facebook namin, Card OFW Hong Kong. Hanapin niyo po doon yung aming program. Nakalagay po doon lahat, pati po yung mga contact points.